Ipinasagpina ng komite sa Kamara ang anim na opisyal ng Office of the Vice President na no-show sa pagdinig kanina. Doon lumabas ang paggastos ng OVP ng 16 milyong piso para sa pagrenta ng 34 na safe house sa loob ng 11 araw. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng House Committee on Good Government ay binusisi na mga mamabatas ang ukol doon sa mga nirentang safe houses ng Office of the Vice President na ginastosa o ginastosan ng 1 milyong piso mula sa confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, lumalabas na nagbayad ang Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyon piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Tinanong tungkol dito ang Commission on Audit. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, eh, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds ito, bahagi ng kontrobersyal na 125 milyon na pondo na ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Bari, magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day? Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkano po lumalabas yun in 4 days? 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala. Hindi po kayo nagtaka. Information kung gaano kalaki building po ba wala siya? Po kayong. Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawa ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe houses na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives and confidence building. The COA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po? Yes, Mr. Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Kaya nga. Eh, in other words, para pang ang sinasabi nyo sa akin, parang ministerial na lang yung trabaho nyo pala. Pinasubina na rin ng komite ang 6 na opisyal ng OVP na hindi nakadalo sa pagdinig. Hilingin din nila sa Bureau of Immigration na isama sila sa lookout bulletin. Hinihinga namin ng pahayag si VP Sara at ang Office of the Vice President tungkol dito. Sa position paper na isinumite ng OVP sa House panel, sinabi ng mga opisyal na hindi sila dumalo sa pagdinig dahil hindi na umano ito in aid of legislation. Ang mga data naman daw na itinatanong ay maaaring maberipika sa pamamagitan ng mga report ng COA.
Mel, ayon sa chairman ng komite na si Congressman Joel Chua, itatakda pa nga nila no, yung susunod na araw ng pagdinig at sana nga daw ay dumalo si Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Mel. Yan, isang tanong lang ha. Lumalabas dun sa pagdinig na tila tinanggap lang ng COA yung liquidation report kahit na mga AR lang, mga acknowledgement receipt lang ang isinumiti ng OV, ng Office of the Vice President. At ilang pa rito, wala raw mga pangalan at initial lang o pirma lamang ang nakasaad. Eh kung nagkasya na sila sa ganyan, eh paano nila matitiyak na tama ang paggamit ng confidential funds na ito? Sabi nga nung isang congressman, ang COA pa naman ang tagabantay ng pondo ng bayan. Iyan? Yes, Mel, yung kasi nga liquidation ng confidential funds ay nakabase doon sa joint circular noong 2015. Ano, pirmado yan ng COA, ng DBM, ng DILG at ng DND at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Kung kaya nga, Mel, nabanggit mo nga, ano, acknowledgement receipt, liquidation report at accomplishment report lang, okay na talaga. Kaya nga ang question kanina ng mga mambabatas at inayunan din ito ng mataas official ng COA na nandito kanina, sana nga daw i-revisit na yung joint circular na yan para sa confidential at intelligence fund ay busisirin nila nga maigi, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.